All of creation bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throat in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Of days from every nation, all of creation bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You'll be exalted, O God, and your kingdom shall not
Hallelujah.
Yes, Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nakapatawaran, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Oras-oras, minuminuto, Lord God, Lord, na kami nagkakasala sa iyo. Lord, patawarin mo kami pag ang aming mga labi, ang aming mga mata, ang aming mga puso, Lord God, marumi, Lord God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord God, na kami nagtipon-tipon, Lord God, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, Lord, sa aming mga, maraming salamat, Lord God, na pinatawad mo kami, Lord God, Lord. Na kahit, Lord God, na kami makasalanan, Lord God, pero Panginoon, sa iyong habag at grasya, Lord God, kami yung tinawag, Lord God, na bilang kami maging anak mo, O Father God. Lord, maraming salamat, Lord God, na hindi mo kami iniwan, Lord God, hindi mo kami pinabayaan, Lord God, Lord. Na patuloy mo, Panginoon, na hinahawakan ang aming kamay at muli mo kami, Lord God, na binabangon, Lord God, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord God, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Father God. Panginoon, dinadalaan ko at tinataas ko, Lord God, sa araw na ito ang iyong salita, Lord God. Lord God, yung salita mo, Panginoon, ay matumanim sa aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God, Lord. At hindi ito, Lord God, magkaroon ng saysay, Lord God, Lord. Kundi ito, Panginoon, Lord God, Lord, ay maaming mabulay-bulay, Lord God, Lord.
At Lord God, I pray, Panginoon, na patuloy mo kami, Lord God, Lord, na linisin, Lord God. At bigyan ko, Lord God, Lord, ng anointing by your Holy Spirit, Lord God, Lord. And preservation, Lord God, Lord. And I pray, Father God, Lord, that Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ang magiging sentro, Lord God, Lord, na itong salita mo na ito, Lord God. Father God, and I pray, Lord God, Lord, sa iyong gagamitin, Lord God, hayaan mo, Panginoon, ng iyong wisdom, Lord God, Lord, ang magbabahagi, Panginoon, ay hindi kanya, Panginoon, ng kanyang karunungan, kundi yung karunungan, Lord God, Lord. And I declare and declare, so Lord God, Lord, this day, Lord God, you will bring victory, Lord God, Lord. Your message for us, O Lord God, to each of everyone, O Lord God, na magkikinig ng iyong salita, O Lord. Lord God, maraming maraming salamat, O Lord God, Lord. At hindi ko tinataas, O Lord God, Lord, yung bawat isa, O Lord God, na hindi, O Lord God, magkakaroon, O Lord God, ng problem connection, O Lord God, ang bawat connection sa amin, O Lord God, sa mobile, O Lord God, aming internet, O Lord God, Lord. Hindi ay magiging malinaw, O Lord God, Lord. So the things ng iyong salita, O Lord God, until the end, O Lord God, Lord. Lord, thank you, Father God. I give back all the glory, the praise, and all adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Diyos Amen. Sa pagkatipon-tipon natin ngayon sa via Zoom. Praise God. So, syempre, nandito tayo para itaas ang Panginoon sa ating mga buhay, di ba? So, syempre, gusto din natin magpalakasan in the midst of pandemic crisis. Let us share to one another ano yung mga experiences nyo, ano yung mga testimonies nyo, how God deal on you on this season. Sige. Who wants to share? Si Joshua? May sasabihin si Joshua? I thank God I'm alive. I thank God mm-hmm. I'm alive and praise God. I have and not sick and us have no sick and we stay now so go in and sa loob, hindi na po kami malabas at saka yung mga pinsan ko, nag-alaw na lang po kami. Praise God. Lord to God. Glory to God. Let me hear from Mary Grace. She's here. Naririnig niyo ko? Yes! Ay, wala lang. Gusto ko yung magpasalamat kay Lord kasi syempre nag-provide siya sa atin kahit despite sa situation natin ngayon, hindi na tayo pinapabayaan. Saka, palagi siyang nandyan, tumawag lang tayo sa kanya at magtiwala sa kanya. Yun lang, tsaka talagang dapat magtiwala talaga tayo sa Panginoon. Yun lang. Amen. Praise God. Ate Yan-Yan? And with Popong? Unmute mo, unmute. Unmute. Hindi ka namin narinig. Unmute. Okay, narinig yun ako? Ayan. Ako din, I just want to thank God for the provision. Since last week, sabi ng LSO ko, ng boss ko, i-awol na daw nila. But thank God that tomorrow, makakapasok na ulit ako. Back to work na ako. Na, without any hassle. And I thank God for the protection, for the good health, especially mm-hmm. to my son and to my family, as well as sa ating lahat. And I want Amen. To
to give thanks to the Lord for alam ko magawa na si Lord ng way, and I want to share to you that me and Rizel has already split. It's hard to say, but alam niyo na yun. Thanks God. Kasi yun naman yung hinihingi ko kay Lord. Nasabi ko, kung alam kong mahirap, pero alam kong hindi, walang mahirap sa iyo, Lord. Amen. Salamat sa Lord. To God be the glory. Amen. Salamat sa Diyos. My classmate, King, you want to say something? Hindi sa pilitan, ah. Hindi kita, unmute, hindi ka namin naririnig. Okay. Actually, it's nice to meet every one of you. Yes, we like to meet you also. Huwag kang mahiya. Matagal na ako naghahanap ng church body, ganon. Praise God. So, I'm just happy na na-meet kita sa Carrefour unexpectedly. Oo, but diba? This time, I'm struggling sa teaching schedule with school. But despite of that, I still thank God kasi safe here in UAE. I'm alone. So, of course, I want to thank God for that. At syempre, safe ang family back home sa Philippines. Just happy that I found friends, new friends. Hoy, old friends. Yes. Yes. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil alam ko na uhaw ka makarinig ng salita ng Diyos. So, thank you, Ma'am Gain. Anyone else? Brother JV? Praise God. Rinig ako. Yes. Yes. Parang boses ng radyo. Okay. So, blessed evening po dyan sa Dubai. Good morning naman dito sa Pilipinas. And just want to testify the goodness of our Lord. Alam niyo, mga kapatid, this past few weeks, the Lord taught me that during this quarantine period, the Lord taught me to be always ready. Na maging handa sa mga bagay na hindi natin pwedeng maiwasan. Yung mga bagay na tao dito. Yung mga inevitable, sabi nga, di ba? And the Lord taught me ng yung nga, issue ngayon ay yung kamatayan, di ba? Hindi natin ito maiwasan. Kahit ayaw natin itong pag-usapan, hindi natin pwede itong talikuran at dayain man. So itong pandemic na to, nagdulot sa atin ng takot. So marami sa atin, takot tayo. Marami na po namamatay. So maraming naguguluhan na, lalo na kung i-extend pa itong quarantine. Baka naman mamatay sa gutom yung marami, di ba? So wag naman sana. So di natin alam kung saan tayo lulugar, ano ba dapat nating gawin. So bagamat hindi natin maaring iwasan pag sinabi natin kamatayan, ito ay pwede nating harapin ng may katalinuhan. Sabi nga ni Solomon, di ba, sa Ecclesiastes 7:4, parang yung context niya doon, yung ang taong matalino ay iniisip niya na yon, parang pinaghahandaan na niya ang mga bagay na ito. Sa ating kalagayan, ngayon, maisip natin na wala talaga tayong control sa buhay natin. And I realize that life is too short. Iba-ibang reaction natin. May mga hindi pa handa. Sasabihin nila, bata pa ako, marami pa akong gustong gawin. Dami nating iniisip, di ba? Isa lamang po ang sigurado.
one thing is for sure, may hangganan po ang ating pamamalagi dito sa lupa. At yung pinakamagandang pangako ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, sinasabi niya sa atin, may Diyos, may buhay, pagkatapos ng kamatayan, may langit at impyerno. At alam natin, babalik siyang muli, di ba? Just want to encourage you with this quotation from Pastor Bong Saking. Sabi niya, there is no crisis where Christ is. Again, there is no crisis where Christ is. Si Jesus lamang po ang ating pag-asa sa bawat kilos, desisyon ating gagawin, kailangan natin i-consider kung ano talagang nais ng Diyos sa buhay natin. The Lord always tells us, pinangako niya na di niya tayo pababayaan, di ba? Yun yung confidence natin sa buhay. We have to have faith in Him. Sabi nga sa Hebrews, without faith it is impossible to please God. Have to place our faith to the one who knows the beginning and the end, the God who is the Alpha and the Omega. Fear God, matakot tayo sa Diyos, and we have to take His words seriously. Oftentimes, sabi ni Lord, be generous. Bakit kailangan natin maging generous? Simply because He will always provide our needs. Be forgiving. Pagpatawarin mo lahat ng mga kasala sa iyo. Bakit? Simply because He's a God of justice. Amen. Just want to encourage you. Lastly po, Psalm 56 verse 3. Kung ikaw ay natatakot sa panahon ngayon. Sabi ng Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I'll put my trust in you. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod pang mga araw. But why don't we come to the one who knows the beginning and the end? Yung circumstances ng buhay natin ngayon sa mundong ito should not affect our faith in God. And the word of God cleanses people. That is why we'll never stop sharing His word to other people. Kahit may quarantine po, God is so good to bless us such technology like this for us to continue His ministry. Yun lang po. Salamat po. And glory to God. Praise the Lord. Tapos na. Uwian na. Biro lang, biro lang. Pastor Shai? Ako, I want to thank God kasi nga sa mga nararanasan natin ngayon, but I want to thank God na kahit malayo tayo, tsaka yung family natin ay safe. Ayun ang sabi ni Lord, pag nasa kanya ka, no? Kasi pag nasa kanya ka, ay protektado ka, pati yung buong mong pamilya. Kaya yun ang sabi ni Lord din kanina kay Brother JB na be ready, kasi hindi sa lahat ng oras ay kailangan baka bukas Lord magre-ready ako, pero ngayon dapat ngayon ang mag-ready, hindi bukas. Dapat yung paghahanda mo ay lagi yung faith mo lagi nakahanda sa kanya. But sabi nga ni Lord, kahit na nandiyan ka, but it's a choice, no, na pag lumapit ka talaga sa talagang dapat lahat iiwan mo, pero may mga bagay na san hindi mo na iwan or na let go. Pero ang sabi ni Lord, dapat kung pupunta ka talaga sa kanya or kung gusto mo talaga na makapiling si Lord, dapat i-let go mo na lahat. Kaya sabi nga, dapat is a choice, no? Within your na iiwan mo lahat, or is a choice na kung i-let go mo na lahat. Kaya praise God na kahit that before na nanglalamig ako, pero lagi akong ini-encourage sa salita ni Lord. Kaya maraming mga churches na nag-i-encourage sa akin. Kaya, nga
Kasi that is the God love you so much and God love us. Yun. And I want to thank God sa araw-araw na ito kahit na wala kaming sahod, but God always provided. Kasi yun nga, nung isang araw, sinabi ng boss namin na wala akong mapapasahod sa inyo, but kung anong yung gusto niyong pangangailangan, sabihin niyo lang sa akin, pero ano lang yung except lang yung sa pera, pero pagkain, yun, po-provide ko sa inyo. And, but I thank God for that, na kahit kahit wala kaming sahod, but God is always providing food and a shelter, and especially my family also, and hindi sila pinahabayaan ni Lord, kasi always God is always there and protektado siya lahat. Yun lang, to God be all the glory. Amen, praise God. Pastora Ann? Diba? Opo. Narinig na ako, boss. Opo. So I just want to thank God. Praise God for the whole week. Yun naman yung alam namin kaligtasan. Importante palagi yun, diba? Find protection. Yung bali brother na national work. So, yun yung pinag-pray ko na siya maka-uwi siya ng safe. Lalo na bumibiyahe siya kasi nag-deliver sila ng sa delivery sila eh. So, more on interaction with different people. But I thank God, alam ko yung protection niya para sa pamilya niya, para sa amin, kasi isa lang ko yung bahay nandoon. And one of the things na ginagawa ng kaaway is sara yung church. May nabasa ako sa Facebook, sabi doon na parang isa siyang quote na comic, picture na tumatawa si Satan kasi nakasabi niya daw ng church. Naririnig? Yes. Ayun, tumatawa daw si Satan kasi napasara na yung mga churches. Isa sa kalagay daw na malamun na pa-close yung churches. Pero ang totoo, mas maraming church open. They are a church in the house. Wala, parang nakasanayan na natin yan since meron sa amin. Pinatumakas sa amin. So, parang prepare lang tayo ng Panginoon sa mangyayari. Walang sinagamit ito para yung pag-worship natin sa Panginoon, yung religion. And that is a good thing na laging mayroon pre-pray nyo ng Lord. Alam niya talaga yung hindi tayo maalam sa ganito, so what's up? Sa Zoom na to. So He will make a way talaga even there's no way. There is no way. Wala nang church, ng Sunday, ganyan. Kasi nakipag-coordinate ako sa mga praise God na meron pa rin ganyan yung live na link kapag Sunday. So, kahit hindi ka lang kapag ng Sunday, punta na yung church, it's nag-exceed yung So, at the same time, yun, inaalala ko yung mga nangyayari sa VISC Dubai. But, God made a way for us.
pag-iing para tayo yung mabuwag, para mawala tayo sa pag-iis. Way ng Panginoon para mas mag-level. Alam natin sa isa na we love each other, we love as long as na nasa iyo ang Panginoon. It's our decision talaga kung lalayo sa mga sinin nito. Parang mas higher sa kayang gawin ng Lord. Parang pwede ka mag-give up. But praise God, God is there for us. It's talaga na lagi niya nire-remind. Even though there's a lot of difficulties, risks, or malaki mang crisis yan sa buhay natin, can always rely on me. Parang lagi niya nire-remind that I am a big God, bigger than your problem, bigger than your crisis. So, thank God for you. You might need this. Pag-bulo niya ng mundo, always remind us I am working with all this behind the scene ng circumstances ng maraming so kapit lang tayo sa Panginoon. God be the Lord. Amen. Tapos na tayo. Tayo po ay mag-closing na. Biro lang. Ako din po, tayo ako din po magpapasalamat din po ako sa Panginoon sa lahat ng katapatan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Hindi man sa sarili kong kakayanan sila mapadalan, pero gumagamit ng Panginoon ang mga tao para i-extend yung financial assistance, financial blessing sa mga magulang ko, sa family ko na nasa Bulacan. Salamat sa Diyos dahil tunay na hindi mo pwede pagtiwalaan ang sarili mo sa kakayanan na kaya mo, kundi sa Diyos lamang tayo magtiwala. Amen? So, salamat sa mga testimonies na ibinihagi natin sa gabing ito. Tunay na ang Diyos ay matakila, ang Diyos ang maitaas sa ating mga buhay. At hindi ang ating mga sarili, hindi ang ating mga kakayanan, kundi sa Diyos lamang ang papuri. Tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos ngayong gabi. Let's open our Bible in the book of Nahum, chapter 1, verse 7. The book of Nahum, chapter 1, verse 7. Makikita po natin dito sa screen. We may view in the screen. And it says here, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him." Let's all close our eyes and bow our head, and let's acknowledge the presence of the Lord to be with us. Our gracious and loving Father, we thank You for Your grace and Your mercy within us. Thank You, God, for Your unending love, unending protection for each and every one of us. We praise You, we glorify You for having our Bible study through online via Zoom. Thank You, God, for these people who really hunger for more of You, who's really thirsty for Your words, Father God, thirsty to receive something from You tonight. I pray, Father God, that You are going to fill us with the love, with Your words that we're going to study right now. Bless us. Give us the connection that there be no interruption. Give us the connection with smooth, Father God, and each and every one of us, there will be no distraction that can distract us as we are going to listen and study Your word attentively. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay na itong mensahe ng Panginoon ay para sa ating lahat sa napapanahon ngayon. We know na ang crisis natin ngayon is pandemic. It's all over the world. At hindi natin, walang lingid sa Panginoon. Nakikita niya, alam niya yung nangyayari sa atin. And He will still remain God in this pandemic crisis. Tayo ang mawawala.
tayo ang mawawalan kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon sa oras ng pag-ibigan. Tunay na sabi nga dun sa Book of Ecclesiastes na there is a time for everything. Time to laugh, a time to cry, a time to mourn, a time to rejoice, a time to suffer. And right now, in this season, whatever season na pinagdadaanan natin, it's new for us. Bago para sa atin itong experiences na to, itong karanasan na to, itong nararanasan natin. Kasi we never been experienced like this before. And it's really a wake-up call para sa ating mga Kristiyano na humarap, tumayo, at panindigan yung pagiging Kristiyano natin. Diba? Ito yung time na tayuan na natin yung mga sinasabi natin, yung mga tinetestify natin. Kasi hindi yun nga, nasabi nga ni Brother JB na we don't know what will tomorrow brings on us. Are we ready? Diba? So maraming namamatay, maraming infected, maraming maguguto, maraming kulang sa mga gamit. Pero mabuti pa rin ang Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Sabi dyan, the Lord is good. Mabuti pa rin ang Panginoon. Kahit na nakakaranas tayo ng mga pagsubok na ganito, kakaibang pagsubok sa ganito, in this season, hindi natin ito siya pwedeng takbuhan. Hindi natin siya pwedeng takasan. Ang pwede lang natin gawin, ang pinaka-effective way, powerful way na gawin natin is lumapit tayo sa Panginoon. Sabi naman dito, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. We are in the last days. Sabi nga, di ba? Na marami nang nangyari, marami nang pinaparanas sa atin ng Panginoon na hindi natin panararanasan before. Yung pagpasok ng 2020, it's really a shocking or really revealing yung pagpasok ngayon, yung mga nararanasan natin ngayon. Pero kahit ano pa man yan, ano man yung dumating, ang importante yung relasyon natin sa Panginoon eh. Siya ba yung nagiging takbuhan natin? Siya ba yung nagiging God natin sa puso natin? Or yung mga maraming bagay, yung pera, yung sasakyan, yung business, yung mahal mo sa buhay, yung whatever career na meron ka, yan ba ang Diyos mo? Yan ba ang tinatakbuhan mo sa oras ng problema ngayon? Kapatid, kung yan, pag-isip-isip na tayo. Dahil maliwanag ang sabi ng Diyos, siya ang ating tatakbuhan. Siya ang ating sandigan. Siya ang ating makakasama. Sabi na natin, and He knows those who trust in Him. Kilala ng Panginoon sa dami ng isa, kahit na ilang bilyon, trilyon, gazillion man ang tao dito sa mundo, kilala ng Diyos yan by name. And God knows if ano yung mga laman ng puso natin. Alam ng bawat isa kung kailan tayo nagiging, alam ng Diyos kung kailan tayo nagiging okay sa Kanya at kailan tayo nanghihina sa Kanya. At ngayon, hindi na dapat tayo nagpapa lukewarm Christian, lukewarm na mananampalataya. Dapat nandito na tayo sa pananampalataya natin, yung matatag. Yung kahit, Lord, kahit mamatay ako, Lord, I'm ready. Yun yung dapat na nasa thinking natin ngayon, nasa heart natin ngayon. But we don't know. Kaya mag-double time tayo, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na nasa malayo, nasa Pilipinas. Ibahagi natin, mga kaibigan natin, that Jesus loves you. Di ba nga, kagaya nga ng quarantine, ine-extend. Ganyan yung grace ng Panginoon sa atin. Extended ng grace, ang grasya at habag ng Panginoon sa atin. Kahit na tayo pa ulit-ulit na nagkakasala, kahit tayo pa ulit-ulit natin sinasaktan ang puso ng Panginoon. Ng Panginoon, andyan pa rin. Minamahal pa rin tayo ng unconditional love. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Ganun kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tignan mo, lingunin natin yung mga nangyari sa atin. Hindi dahil sa Diyos kung bakit. Dahil sa Diyos kung bakit ako nandito sa Abu Dhabi. Dahil sa Diyos kaya ako nagkaroon ng trabaho dito.
ngayon pa ba ako mag-aalala na iningatan ako ng Panginoon? Ngayon pa ba ako mag-aalala na pinrovide ng Panginoon yung mga pangangailangan ko? Nasaan man akong lugar, nasa Pilipinas, nasa Dubai, nasa Abu Dhabi man, hindi nagkukulang ang Panginoon Diyos sa'yo. Ikaw, tayo, ako, ang nagkukulang sa Panginoon sa oras, sa panahon, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganun ang mga pagkukulang natin. Kahit magkulang ka, He will still remain God. He will still remain the Father. He will be a God, a Father to us. At patuloy ka niyang hahanapin, kagaya nga ni Rod and Staff na sinare ni Pastora last Friday. Ganun ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong mag-worry, huwag tayong mag-panic, because God is in control in the midst of this crisis. Ang Diyos ang ating sandigan, ating stronghold in this. At magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya, sa plano niya, hindi natin ipagpilitan yung plano natin at magtiwala tayo sa plano natin. But doon sa pagtitiwala sa plano, sa kamay ng Diyos. Amen? Kahit natin, walang exempted sa atin, kahit nasang sulok ka man ng mundo, hindi ka exempted dito. Kaya dapat patuloy mo pag-initin, pag-alabin yung pag-ibig mo sa Diyos at ibahagi ito sa ibang tao. Patuloy nating itaas, patuloy nating kilalanin, patuloy nating kilalanin pa ang puso ng Panginoong Diyos. Mihingi tayo ng kapatawaran sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Ihinga natin na God is forgiving God. Patuloy nating ilapit ang buhay natin, ang buhay ng mga mahal natin sa buhay sa Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay lubos na nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba, hinahumble namin ang aming mga sarili, ibinababa namin ang aming pride, ibinababa namin ang aming mga galit, ibinababa namin ang aming mga sama ng loob, tampo, Panginoon, mga negative thoughts na nasa isip namin at puso namin. Ibinababa namin ito. We lay down everything that we can do, Panginoon. Panginoon, malapit kami sa iyo bilang isang anak mo, Panginoon, na wala, we are nothing without you. Wala kami kakayanan kung wala ka. Salamat sa protection. Salamat, iniingatan mo pa rin kami in the midst of this pandemic crisis. Salamat dahil hindi ka nagkulang, hindi mo kami ginutom, hindi mo kami pinabayaan. You're always there to provide and protect for each and every one of us. Ngayon, dinadala mo po. Patuloy mong pag-alabin yung pag-ibig namin sa iyo. Patuloy mong pag-alabin yung kaunghawan at kagutuman namin sa iyo, Panginoon. Lord, walang exempted dito. Pare-parehas kami, kanya-kanya kami ng kaligtasan. Ang dalangin namin, Panginoon, maligtas din ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa patay sa cross because of our sin. Dahil sa amin, Panginoon, muli ka namin kinukilala na ikaw ang Diyos na mga Diyos, ang dakila sa lahat ng dakila. Dalangin ko, ipuin mo ang bawat isa na may kalungkutan na nararamdaman. Yes, Lord, we are experiencing homesickness right now. Lord, tulungan mo kami, palitan ito. I-comfort mo kami, Panginoon. Yung pag-aalala namin, yung worries namin of what we're going to eat tomorrow, worries namin sa family namin, Lord, palitan mo ito ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Nagtiwala namin sila sa iyo. Itinaas namin sila sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming maralapitan sa oras ng kahirapan. Wala nang iba. Kaya, Panginoon, ipuin mo ang bawat isang nakikinig.
palakasin mo ang pananampalataya namin. At ihanda mo kami, Panginoon, sa anumang laban ng buhay. At ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Hindi ang aming mga sa amin. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Anything to add, Pastor Ann? By the way, again, si Pastora Ann, siya yung pastora namin. Ayan, yung magandang pastora namin. The Titan Offering. Meron ba Bible study, Titan Offering? So blessed with the word. Amen. Glory to God. Bless pa kayo. Super, Mami. Praise the Lord. Amen. Lahat. Teary eyes ako. Praise be to God. So blessed. Sunday, parang the word of God is alive and it is a double-edged sword na detach na yung puso. So, closing prayer niya ako. Palakpakan natin. Let's bow our heads for a while. Tulog. Hello. Magnify you, Father. O Diyos, naming Ama, lubos kami nagpapasalamat sa salita na ibinaga si Pastor Aming Panginoon. Amen. Kaalab na salita mo, tinutuwid mo kami sa mga salamat dahil nire-remind mo kami, Lord. And despite of our weaknesses, basahan ng mga bagay dito sa mundo. Mga bagay na pagsasalang sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil nire-remind mo kami na mas lalo kaming instead na kami paghinaan. At mas lalo kami maging salita. Mas lalo kami edify one another. And we must ano man ang mga bagay na sa tingin mo, Lord, nagpapatuloy na ang iyong salita na nagubugas sa amin. Banal na Espiritu, salamat because you continue to sanctify us. Remind us that Jesus lamang dahil
sa book. Mga bagay. Ginoon, itutuloy mo kami sa lilis. Salamat, Panginoon. Inaalab ang aming mga puso, Panginoon. Dalangin ko ba na sa Espiritu? Patuloy mong maging gawing dalisay ang aming mga puso. Itaan mo, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang taong ginamit mo na naging instrumento upang, Lord, kami ay magbigay sa iyong salita. That even though, Lord, na yes, ang babasa kami ng Bible, we pray, parang meron pa rin pero nire-remind mo pa na even you are in the silence of prayer, pinapakita mo at pinaparating mo sa iyo sa iyo. Narin ka sa kalagitnaan namin at pinapalakas mo kami. That you are there, Lord, always faithful to us. Panginoon, dalangin ko na patuloy mo pagpalain sa iyo sa iyo. At kanyang pamilya. Lord, challenge for her and also dami kami mo. Dalangin ko ang bawat servant leaders naging siya, Panginoon, na patuloy mong palakasin ang kanilang pananampalataya, maging ang kanilang sarili, ang kanilang katawan, protection, Lord, sa lahat ng pwedeng gawin ng kaaway sa kanila. Banal na Spirito, dalangin ko, Lord, divine protection na mangyari sa kanila, Lord. And Lord, give them the heart, Panginoon, yung puso na patuloy ng uuhawan ng uuhawan uuhaw sa iyong salita, Panginoon. We will be satisfied on just what we learned. Tuloy mo kami magyan, hindi lamang namin pakikigan narinig namin, Panginoon. Hayaan mong isa pamuhay namin. Lord, ipaalala mo rin sa lugar kung saan kami nag-iisa. Kapag bulay-bulay namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng panibagong pag-asa at sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa Bible study na ito. Dalangin ko ang bawat isang nakinig or nanood sa Bible study na ito. They were empowered with your word. Tuloy na manatili pag-alab, Panginoon. Na umapaw, Panginoon, ng meron silang kagalakan din na ipasa ito sa iba upang maging kalakasan din naman sila sa mga ibang tao na nagkakaroon ng kahinaan, nagkakaroon ng dao. Alakas ng loob na endured na apart from you, O God, we acknowledge that we cannot do anything. By your grace, Panginoon, you empowered us by your grace. And even though we don't deserve it, our mind that it is not our effort why we have this salvation, but it is you, Lord. It is for what you have done on the cross, oh Lord. Kaya walang sino man sa amin, Lord, pwede magmalaki. Salamat. Lagi mo nire-remind sa amin. Lamang sa iyong abag-adirasya. Kaya meron kami nito. Always remind and guard our heart, guard our mind that it is only by grace, my Lord. Salamat din, Lord. Sunan mo kami. Bawat isa, magkaya si members, leaders, to saan man sila nandako, Panginoon na lugar sa mundo. Nadalangin ko while they were sleeping, Panginoon, after
panibagong pag-asa, panibagong kagalakan, kalakasan, Lord God, na maibibigay sa iyo. Sa bawat unos, Lord God, ito ang pag-asa na ibibigay sa amin. Salamat po sa pagpapala, sa patuloy mong pinagpapala kami kahit sa panahon ng Lord. Salamat sa pagpunay mo. Separate us. Salamat na mga salamat. At walang wagas. Salamat sa mga salamat. Praise be to God. Salamat po. Praise God. So Thursday, meron po tayong prayer meeting din. Huwag kakalimutan. 7:30. Tapos 11:30 naman dyan sa Pinas. At 7:30 dito sa Dubai. Friday. Friday. Friday service, 12 o'clock. 12 o'clock dito sa Dubai and 4 o'clock naman sa Pinas, di ba? Ano na lang kami ng, magpo-post na lang kami sa group. Yan, group. Ano, ano po yung pastora? Add mo ako sa Facebook. Ano? Hindi tayo friends sa Facebook. Alin? Wait. Wait lang, Meng. Ano po yan, Pastor? Alin po? Elder Jing sa Friday. Si, Elder JV yung, ano, yung preaching. Okay po. Word? Si Kuya JV ang word? Apo. Mi, ano na lang sa akin yung ano yung send mo sa akin kung sino yung prayer meeting, opening prayer tsaka closing sa Friday, no? Yan yan. Mami, I can't promise. Kasi Friday. Baka hindi ako nasa work kasi ako, Mi. Eh tapos yung cellphone ko wala, hindi makagroup call. Ramin mo yung phone ni Jepong. Madali naman malobat. Mangiram na lang ako sa work ko, sa work mic ko. Okay. Pastora Ann, I think sa Thursday, magkakaroon tayo ng prayer. Pwede pong send mo sa akin yung list na ipag-pray natin para ano ma but para isa